Wish 107.5. Salamat sa Diyos sa panibagong araw na binigyan niya sa atin. So ngayon guys, ang topic natin ngayon tungkol sa napapanahon dahil sa sorbi ayon sa 10 tao, 7 ang gumagamit ng kape at sa isang linggo 62% ang uminom ng kape na mahigit sa 3 baso ayon sa sorbi nila sa United States. Ayan. So dito naman sa atin ay 3.3 million bags, 60 kilogram ang nakukonsume ng kape sa atin. Guys, ganun ka dami ang tao na uminom ng kape ayon sa sorbi nila. At pasin na rin sa ibang mga pag-aral na sa mga bilyon na ang tao na uminom ng kape. At ang kape, pangalawa yan sa kinukonsume ng tao. Siyempre, ang una, yung tubig. Yan. So, pumapangalawa ang kape na iniinom ng tao. Ayan guys, sana nakuha nyo ang sinasabi ko sa inyo. Ayan. So, ang may dalawa tayo na dapat dito malaman. Una, ang kanyang health benefits. Pangalawa, ang kanyang how it works, kung paano siya gumana sa atin, makatulong sa atin. Ayan. So bago yan, may gusto dito na magpa shout out kay Romeo Sicadron at kay Miko Ramos. Ayan. Huwag sana niyong kalimutan din na suportahan si rapper Gasoline Boy, ang Majin Bo TV. Napakaganda ang kanyang mga content about sa mga kung mahilig kay sa rap. Ito na yung pagkakataon niyo guys na suportahan itong channel na to, si Majin Bo TV kay Joel Garrido. Ayan guys. So dito na tayo sa ating topic, kung ano ang advantage ng pag-inom ng kape. Receive a dose of 100. Magaling pala ito sa ating mga memory in connective dick. So yung connective dick ayon sa pag-aaral dyan, isang uri ng Alzheimer's disease. So ang kape ay nakakatulong para hindi ka magkaroon ng Alzheimer's disease. At dyan sana guys na sundan nyo at kahit paano ay may naiintindihan kayo, may unawaan, naunawaan nyo. At ako yung mingilan sa inyo ng pasensya at ito lang ang aking nakayanan na ma-share sa inyo tungkol sa video na to. Sa mga tao na uminom ng kape sa loob ng 13 years, tunghaya nila na 20% na hindi sila nagkaroon ng problema sa puso or heart disease. Yan dapat natin hindi na sabihin na to. At sa mga mahilig sa kape ay sana tunghaya nito hanggang matapos at kita pa
ano, kung may alam na kayo na maganda ang kape at makapagbigay rin ako sa inyo ng kunting dagdag. Nakakatulong rin to para sa mga may prostate cancer. Ayon sa pag-aaral nila, na tunghayan nila na ang mga tao na ang tao na uminom ng kape ay nababawasan yung pagkakaroon ng prostate cancer. Ayan guys. Wow! Harvard School Public Health suggests that drinking for 4 or more cups of coffee daily increase the risk of endometrial cancer in women. Wow! 25%. So nababawasan daw ang mga babae na uminom ng kape ng 25% sa isang uri ng sakit na kung tawagin ay endometrial cancer. So sa ano to guys, sa matris, sa uterus. So yan dapat nating maintindihan sa video na to. Sana tsagain ito hanggang matapos at kahit paano ay matutunan kayo dito. Bumaba para magkaroon sila ng diabetes. So alamin na natin tong pangalawa, how it works, paano siya gumana, ano ang magagawa ng kape sa ating kalusugan. Ayan. So ngayon may natutunan na kayo, dahil sana huwag sana niyong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, comment at share para na rin sa ating mga kaibigan na mahilig sa kape. Wow! Scientists believe that coffee may be beneficial keeping diabetes of B in several ways. Helping the body use in insulin and protection. Insulin producing cells, enabling effective regulate sugar. And guys, meron din siyang pang-control ng ating blood sugar. Ayan. Preventing tissue damage. Battling inflammation, a known risk of factor for type 2 of diabetes. So ang kape ay tumutulong sa magkaroon ka ng type 2 diabetic. Siya ay lumalaban para hindi ka magkaroon ng type 2 diabetic. Alam ng mga doktor yan yung anong sinasabi ko dyan. Yung type 2 diabetic, isang uri ng karamdaman na kasi may stage yan eh. Ayun guys, sa mga diabetic. One component of coffee known as coffee acid has been found to particular in reducing the toxic accumulation of abnormal deposit. So tumutulong daw ang kape para yung tinatawag na copaic acid na nandun sa kape, tumutulong daw siya na mabawasan yung pag-ipon ng mga lason na
tinatawag na amoluig fibrils na natatagpuan sa mga tao. Yung amoluid fibrils, guys, ay isang uri ng Alzheimer disease. So, sana masundan niyo ako. May natutunan kayo sa video na to. Inverse relationship between coffee drinking and blood levels of enzymes. Elevate level of liver enzymes typically reflect inflammation and damage of the liver. The more coffee subject drunk, the lower their level of enzymes. So, base sa pag-aral nila dito, ay dapat ay ang kape ay pangitin siya na masobrahan dahil nagkukus siya ng parang malasing ka at masisira yung atay dahil sa yung enzymes ay bumababa. Ayan, guys. Oh no! Polyphenol, antioxidant the chemical found in coffee, have demonstrated rigid properties in several studies and are thought to help reduce the inflammation that could be responsible for some tumor. Wow. So, mayroon din siyang panlaban sa tumor kasi may may isa siyang substance na tinatawag na polyphenol. So, meron siyang antioxidant. At sana, guys, may natutunan kayo. Kung bago kayo sa channel ko, huwag sana ninyong kalimutan na mag-like, subscribe. At kung mahilig kayo sa mga ganitong video, i-consider mo na itong Milraps TV na i-subscribe, like, share, and comment. At pag-hit yung notification bell icon para updated kayo pag may bago akong video na i-upload. At hanggang sa muli nating pagkikita at God bless. Bye-bye.